Nahulaan tong NXP. Ngayon, sure win na bracket na. Promise talaga yung Aether House, bro. Masusunog. Masusunog, no? Oh, susunugin. Susunugin yung doggy. Akala ko narinig. Yung Masha pala. Masha to, di ba? Itong pick ni Rene J. Masha yan, di ba? Hindi ko apesyado yung skin eh. Oh, by the way. Akala ko nila yung Layla. Akala ko narinig ko na. Akala, kasi kung Masha nga yan, parang ang pagkarinig ko, Layla. Ipon na lang ito. Pero tingnan natin mga kaibigan. Team Chik once again versus NXP Solid. And observing ulit the drop here. It does look like the drop right now for NXP is actually medyo ano no, stable siya at first glance. Pero alam natin nerf na nangyari kay ano eh, kay Bruno no. Pero if you are snowballing Bruno the way H2O naturally snowballs, baka maging mabilis na laro na naman to. That's oo, the eh. Pero ano ah, medyo mas pa oh yun na naman no. Ayan na, look at pero yun napatay kaso ayan. Adjustment. Adjust agad oh. Yung team NXP pupunta. Give na. Pupunta agad. Pupunta sila yung apo. Oh my god. Adjustment is still. Wow. Min, kakasabi lang natin eh. May plano eh. Kasama sa pagplano pag nayatap si Rene J eh. Intro lang yun eh. No? Intro lang eh. Kung baga plan A, pag nabuhay si Rene J, okay. Pag nabuhay si Rene J, punta agad. Ganun, next level eh. Maganda sana kung nahihirapan talaga yung NXP kasi doon talaga lumalabas yung ano nila eh, yung angking lakas eh. Ang hirap si kapag sinasabi basta malakas lang yung NXP eh, di ba? Mas maganda kung malakas talaga yung kalaban nila. Doon na may susunod nila. Kapag umiinit ang kalaban, again guys, umiinit ulit si, ano, si H2O. Nung namatay si Remy, pinakapag kaagad nila. Nakita nyo kung gano'ng kabilis yun. Nilakad talaga nila yun, ha? Actually, ang first plan, ang unang plano nila doon, I think ang unang plano was Wanderer. Pero nakita mo yung nag-adapt sila agad eh. Oh, nasa mid pa rin yung kalaban, nakikita natin. For sure yung kumukuha ng orange buff hindi pa tapos. So pwede nating steal. Diba? Hindi pa tapos kasi nakita nila na nagki-clear ng wave eh. So man, the next level play, even though it's a 1-1, yung mga ganong klaseng moves, ladies and gentlemen, eh, hindi matatawaran. Eh, pang kalibre talaga, no, Kuya Shin? Well, buff pa rin yun. Walang buff yung Hellcurt. Naka-H2O pa yung buff. Tignan mo na naman yung gold clip niyan. Naka-bounty rune pa. Talaga kabul niya. Again, guys, no, to share you about some hero stats here. Mahina na si Bruno ngayon eh. Hindi na siya ganun talaga kapotent kumpara nun dati, di ba? There's a nerf down on, no, compared to other marksman. Get adlog here, ganyan clip yan, kita nyo naman. And again, going back onto the Bruno point. Pero, kung na-snowball pa rin ang Bruno pa rin yan. And, confident si H2O. Like, he doesn't feel like he's having a hard time farming, having a hard time snowballing. Why not let's make it quick, di ba? Let's get directly into the finals. Ganon. Ito, may hula nga, baka by 5-minute mark. Baka nasa siguro 6-minute mark. 6-minute mark. Nasa 1K na yung crits ni ano. Pwede lang mag-run si Borno. Oh, 6-minute mark. Oh my. Nakapatay ang team check doon, no? But then again, yung punishment, yung hinahanap. And wala. Oh. And it's a free turtle. Ladies and gentlemen, I think it's... pasensya na kayo, no? Kung medyo tingin nyo one-sided. Pero we're just saying what is the obvious right now. It's NXP Solid out-to-witting. In every way. Talaga set up pa rin to nila, Jester. Yung comp nila, talagang taas ng crowd control count eh. They can even make things awkward using the Dark Knight Falls eh. Ang dami pwede. Oh my god. Oo nga eh. Pwede lahat actually. Yung team fight nila is undoubtedly strong. Lalo na pag nahuli si H2O. Kaya napilitan mag-purify eh. Again, pag tumama, yung Atlas Ultimate, and actually mali pala yung Hellcurt Ultimate at saka yung Chango, nakakatakot yun eh, di ba? Nagpagamping ka tapos hindi mo alam, tinitira ka na pala ng mga meteor shower. Napakasakit. Kung na-execute nila ng tama, probably pwede mamatay yung NXP. Pero again, it's the micro objectives, it's the macro, it's not about the team fight. Para sa laban dito ng NXP eh, and gamul eh, shuttle to katama yung arrows ni Jester. That's the thing here. Jester here, is that Kizetsu pala galing dive on na gitna ng Grok Eve that Chango nag-miss yung deadly poison stinger doon para kay Rene J.
There's gonna be Chester again going for the hot, trying to gauge kung meron siya tatamaan ng arrow dito sa may inner bottom lane turret. 4 minute 42 seconds, looking into the items of Bruno here. Azure Blade rush dito. He's gonna go for just lang ako kayo para may true, may onting proc ng true damage. Endless battle yan, men. So in endless para battle. Boys, machete na rin siya. Tsaka mas ano naman eh, well-rounded din naman yung endless battle. No? Perfect din sa Bruno yun kasi may ano eh, may onting movement speed micro. Kailangan may micro sa Bruno eh. Para ma-position mo yung sarili mo with the balls eh. Pero eto talaga, ewan ko. But na turbo umasya na rin yung turtle, pre. Turbo umasya na nga rin. Pwede magawa dito ng Team Chik actually. They could just go for, they could still stall this game out, you know. They have nice wave clear from Kizetsu. Pero pang si Kizetsu, nadama niya yung threat na pwedeng ibato sa kanya ni Chester on the arrows, no? There we go! Just as we mentioned, Kizetsu receives an arrow there. Buti na lang full back. But Arai, world wave, mga kaibigan. A wave of the world, no? And yun, araw na naman mula kay Chester. Napuwersa si Seth at si Patras. Dumadive na lamang dito si MB. Pwede niya puwersahin ang todo to. Ganun, tams yan. Ikaw, trinip yung activated. And, yeah, max bite. Rinapan na lang. Ganun, confident si Chester po. Hindi niya na kinagat. Hindi niya na kinagat. Yung trap actually na miscalculate niya pa. Diba? Akala niya doon, dederecho. Yep, very wise, ano doon, very wise sidestep from Kizetsu. But, You know, some fancy footwork there. Those are the little things we're observing from this game. Pero, what is really, you don't need to take a genius. It doesn't require a genius para makita tol yung lamang dito. 5,000 gold it at the 6-minute mark. Oh, man. Ang hirap nito para sa Team Chik. Kuya Shinu. They're trying their best. They're playing the best ML that they can. Pero talagang, ang hirap. You cannot stop the inevitable right now. Ang dami, lahat ng aspeto eh. Boom. Lahat ng aspeto ng objectives, towers, even the towers of NXP Solid. Look at this on how healthy it is. Diba? Oo, tol. Kaya nga nang sinabi natin, kung nag 2-0 yan with breakpoint eh, parang naisusulat na eh, no, tol? Oy. Dapat nila kinala talaga yung Layla. Parang oo nga eh. Eh, wrong ko eh. Oh, parang mas... Oh. Hindi ko na alam, bechin. Just actually trying to think, no? Kung paano talaga yung bow. Thank you nga pala sa nanay ko at nilutuan ako ng pansit, kanto. May ganon na eh, oy. Sa mga mother dear natin dyan. Si Kizetsu will be caught here. There's gonna be Chester. Bitaw ka agad ng World of the Wave bilang opener dito ni paring H2O. Ayun na, H2O. Late game, nakarating. Tapos, unboxing, ladies and gentlemen. I think, man, pwede ko ata isingit yung mga kaibigan ko nagpapabate ng mabilis lang. Papatiin mo naman, daming viewers eh. Ang XOXO Gaming na taga Liberiza at ang Divergent May nagpapabate. Ayan. Ayos ba yun? Ang Sten Esports! Yes, debate ko rin pala yung mga English broadcasters natin na nandyan ngayon. Ay, oo. Tama. Ay, siyempre, yung pinaka-busy. Binabati ko si Uncle Joy. Ay, si Uncle Joy. Uncle Joy. The ultimate League Ops organizer. In the country. Oo, tol. Kapag yan hinawak ng tournament mo, malulungkot kapag natapos. Malulungkot talaga. Sana lagi everyday tournament eh. No, Uncle, no? Sana everyday, ano ulit? Uncle Joy yan. 1,000 teams, payat kay Uncle Joy. Gawin nyo na 2,000. Payat? 2,000 teams nyo na. Men, sa sobrang lupit ni Uncle Joy, di ba? Kung kilala nyo si Uncle Joy, nakita nyo na yun eh. Nung season 4, tumawag sa atin yun, Kuya Shin. Yung si Uncle, na hindi po nakakilala. Oh. Akin yung galit kasi walang caster. Oo, galit siya eh. Wala kasing caster ng Grand Finals eh. Wala siya. Sigin niya eh, walang caster. Oo. Again guys, the story of this game is Team Chik
trying to come back. Yes, the lineup, crowd controls, everything on point. Yeah, they play the best ML na kaya nila. Pero min, pero mas mahigit talaga. And the thing here is that bakit medyo nag-tone down yung laro po natin? Inhibitor third push na. Alam ito ng NXP. Yun yung pinakamadaling comeback para sa kanila. Na, grabe yung in-improve ng NXP in my opinion. Talagang ito na yun. Binuo na talaga yung pangarap. Talagang focus na talaga sa MPL. Hindi sila pumupwersa ng inhibitor third push. Pero they got caught on that one with that fatal links. Kasi napansin ko ngayon ko lang nakita talaga itong NXP na alam mo yan, kahit gaano kalamang sila, parang binabantayan pa rin nila on how their enemy will move. Kanina yan evident sa game number 1, hindi nila pinersa yung inhibitor third push. And yeah, then, baka medyo hindi pa to tapos kasi hindi nga to Luminous Lord. Oh, hindi pa. Pero men, ano ha, mataas ang capability din ng spam ng ano ha, ikis Zetsu. Kasi yeah, pwede niya i-spam yung Meteor Shower. For clearing. Pero ayun ho, umaaray yung Meteor. Aray. Kumpitin naman yung damage ng ano, bro, Burno. Yeah. That was 800. Actually, hinuhulaan lang yung Zetsu kung pwede niya mapasa yung world, Wave of the World. Yun na. Wave of the World. Sa papunta doon sa Hellcurt. And there goes the tower dive. Baka di na kailangan yung Lord. Fatal Links once again. Down onto Yawi. But Yawi knows it. He can make the regeneration that allows for Renegade to actually clear that top lane inhibitor turret. There are now one inhibitor turret remaining para sa Team Chik dito. Bali shot technique. Binabali-bali shot lang dong ng ni Kuya H2. Bantay na lang tayo mga kaibigan. Oo, bantay na lang ako, men. Ano na 310, lang, pwede pa to ha? Pwede pa. Oo. So, yung ganong bali, binabali-bali shot lang yung Atlas, parang... Ibang usapan na, Kuya Shin eh. Tinitingnan ko nga kung ano talaga yung way na... Si Chester, yun lang. Fatal Links, under it. Pero mapapatay mo lang nun at best, baka si MB lang, Yawi. Ayun o, gaya nga, tama sinabi mo, Tol, binabali-bali shot lang yung Atlas. Binabali shot lang yung Atlas. At saka, men, yung ano ha, yung guhit sa ML, 800 yan eh. So, yung nababawas ni H2O, dalawang guhit, 1-6 yung damage niya. Totoo yan. And, yeah, there is that, ladies and gentlemen. Moving into the finals.